I am back with another video, and another video means another project. At ang ginawa ko ngayon ay para uli sa aking baby Luna. So kung nagtataka kayo kung bakit puro kay Luna yung ginagawa ko, it's simply because gusto ko lang siyang gawa ng mga bagay na mapaglalaruan niya. Tsaka magagamit. Iba pa rin kasi yung feeling pag ikaw yung gumagawa tapos ginagamit ng mahal mo sa buhay yung ginawa mo. But anyways, kung interesado kayo malaman kung paano ko nagawa yung busy board na nakita nyo sa thumbnail, samahan nyo ako hanggang matapos ng video na to. At kung di ka pa nakapag-subscribe or kung bago ka sa channel na to, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod kong project. Again, ako si Leo, ito ang aking baby na si Luna, and you are watching Wood Flip. Magputol na tayo ng kahoy. Let's go! Woo! Umpisa na natin gumawa at pagpuputol na tayo ng kahoy. Ang gagamitin ko is yung mga bamboo planks na ginamit ko last time sa last video ko. Kung di nyo pa napapanood yun, balikan nyo yung video kong in-upload bago tong video na to. Makikita nyo kung paano ko ginamit to sa exposure box. And without further ado, let's go! Umpisa na natin to. Puputol na tayo ng kahoy. Totoo na to. Let's go! So ayun, sinalansan ko na to ayon sa ganda ng kahoy kasi may mga parts dito na may mga tama. So ayun yung ititrim ko, tulad nito. Ititrim ko to ng mga kalahating inch. Ayan, tatanggalin ko dyan. At gusto ko rin to na parang shape siya ng bahay. So lalagyan ko yan siya ng ganyan. Nanumberan ko para alam ko yung kung ano yung side. 1, 2, 3. Yon. So, natapos ko na siyang i-trim. Yung mga blue pa rin itong naiwan sa pinagbaklasan. So, ang gagawin ko, lilinisin ko lang para makapasok siya ng suwabe. At natin siya i-blue. Let's go! Ang sunod ay pagdidikit-dikitin ko to ng wood glue. Yan, ganyan. Then, papatuyuin ko siya. So habang pinapatuyo ko to, gagawa muna ako ng mga abubot niya. Lalagyan ko rin kasi ng pinto at saka ng bintana na kayang mabuksan ni Luna. Patuyuin muna natin to. At ayun, naputol ko na lahat ng piyesang kakailanganin ko para sa bintana. Yan, sa bintana yan. Ito naman yung sa pinto. At ito yung sa something na hindi ko alam. Hindi ko anong tawag dyan. Hindi ko alam kung anong itatawag ko, pero bubuhin ko yan. Nakikita nyo kung ano yung kalalabasan nito. For the meantime, ang gagawin ko, habang pinatutuyo itong board, pagdudugtong-dugtongin ko na to, pagdidikit-dikitin ko na siya gamit ang wood glue. Sa ngayon, hindi ko pa sure kung lalagyan ko ba siya ng dowels, ng dowel dito, para tumibay, or kung kakayanin siya ng wood glue. Gagamitan ko lang ng scotch tape, wala akong masking tape. Kung may masking tape kayong magagamit, kung sakaling gagayahin ito, mas magandang masking tape. Pero sa akin, ang gagamitin ko scotch tape kasi wala akong masking tape. So, let's go! So ayun, nabuo ko na siya, napagdikit-dikit ko na. Papatuyuin lang natin to, siguro ipapagpabukas ko na. Sasabay ko na dito bago ko siya ikat. Kasi lalagyan ko pa to dito ng parang bubong. Hindi ko alam kung i-extendan ko pa ng onte para magkaroon siya ng magmumukhang bubong talaga or hindi na. Thank you.
masyadong parang masyadong makipot yung bubong. Gawin ko medyo mas matulis-tulis. So yun, na-cut ko na siya. Yeah. Ang sunod kong gagawin, ira-router ko siya para matanggal tong mga matatalas na kanto na to. Mas gusto ko kasi yung curve kasi bata yung gagamit ito. So, let's go! Ready na natin yung router. Let's go! So yun, tapos ko nang lihain tong mga to, pupunasan ko lang to, then magda-dry fit ako kung ano-anong mga malalagay na naming abubot bago ko idikit tong dalawang to. Ito kasi medyo, hindi ko pa alam kung paano ko may kakabit kasi wala pa yung pangloob niya. May gusto akong picture na ilagay dito na cartoon character o kung ano man. So, dry fit muna tayo. Laba ako dito yung busy board sa kwarto kasi kailangan kong humingi ng tulong kay Monica, sa aking asawa, para ma-dry fit ko rito yung mga ilalagay. At syempre kailangan ko ng idea at ng tulong niya para mas maganda yung setup. So yun, i-dry fit namin, then ididikit ko yung mga stickers kong ilalagay sa doors at saka window. I mean sa windows at door. Yun, almost done. Last na tong ikakabit ko. Ito na yung pinaka last na piece. So, yun. Imamount ko na to. Kakabit ko na siya. Naligo muna ako kasi medyo umaasim na ako dahil buong maghapon ako gumawa nito. Nakabit ko na siya. Nilagyan ko lang ito ng tatlong screw. So, dalawa sa taas, isa sa baba. At yun, ready na ito para laruin ng aking baby Luna. So, yun guys. Quick montage muna tayo. Isang mabilis na mabilis lang. Oh.